Hello everyone! Welcome back to my video! So today naman is, as usual, nagluluto ako ng sabaw. Kasi naman, as you can see, mainit dito sa amin ngayon. Malamig, konting lamig at saka mainit minsan. So pag malamig, kailangan nyo ng sabaw. So ayan, ginagamit ko yung mga ingredients na nandito na sa bahay kasi maluluma na naman to. So kailangan kong gamitin. So kagahapon niya is, bumili ako ng bumili ako ng neck bone. So, lumabas kami last night tapos yun yan, hindi ko naluto yung hindi ko siya naluto kasi lumabas kami, di ba? Ng mga pechay. So, lumabas kami. Tapos today dinipros ko na lang siya para hindi na siya may yellow in the morning. So, ayan. Kinuha ko na nga yung mga ano doon. Kumuha na ako ng kunting celery. Kasi marami kaming celery. Kasi ito ay dapat para sa mga pet namin. So, ang dami naman. Kaya kumuha na ako. Sabi ko, sayang naman kung hindi magagamit, diba? So, ayan. Kumuha ako. Tapos, ayan. I-cut ko lang siya ng malalaki kasi it's soup, soup naman. Kaya okay lang na malaki yung pag-chop nyo. Oh, ganyan. About, almost 2 inches yung length niya. So, ito is, i-cut ko ulit kasi, Tapos, kumuha ako ng chayote. Ayan. Di ba, ang laki ng chayote. Hugasan ko lang siya, tapos ipipil ko na rin. And then, i-ano ko na rin. Sana ba yung lalagyan ko ng ano. So, ayan guys. Lalagyan ko na rin siya. Oh, hindi pa pala. So, ipil ko lang muna yung chayote. Tapos, i-cut ko siya in big chunks. Para naman, di ba, pag kumakain ka, is nalalasahan mo or nakakain mo yung chayote. Kasi, replacement ko to for banana, I mean papaya, I'm sorry. For papaya, hindi ako bumili ng papaya yesterday. Actually, they have some papaya. Pero, masyado ng mga hinog yun. So, hindi ako kumuha. Instead, kumuha ko ng chayote. Tapos, there's actually one ingredients there. It's kind of like ginger, but it's not actually ginger. One of the Asian lady told me that it's actually better than ginger. Pero yung kasher, ayos hindi niya maring-up yun. So I said, never mind. Kaya hindi ko na rin siya kumuha. Tapos, sorry. Ito pala, pinapakulong ko muna siya para matanggal yung mga dumi-dumi sa dun sa kami natin, diba? So ayan, tinatanggal ko muna yung ano, tapos itatapon ko to, then pakuloan ko ulit, tapos yung pang third na pakulo, yun na yung gagamitin ko para sa ating soup. Kasi nga, diba, yung mga fat, tapos mga dumi-dumi para natatanggal, tapos yung mga natitirang blood. Alam mo na, pag kinatay, so may mga blood, diba, natitira. So yun, nakikita niyo yan, see? Yung itong soup niya, tapos umiibabaw yung dumi. Or mga blood siguro yan na natira nung yun niya, nung in-slaughter yung a pig. So, ayan. So, i-cut ko na to in half. Tapos, as you can see naman, di ba, may seeds inside. May seed pala, kasi isa lang. Tapos, tanggalin mo lang yan. Ayan, ganyan. Tanggalin mo lang. I actually like chayote. Yeah. Especially on a soup. I like chayote. Tapos, yeah, especially kasi sometimes you don't have no papaya on the store. So, ito na lang yung replacement. At saka, minsan din, ang chayote nila is pangit. So, ayokong kumuha nun. Kaya, hindi ko nang hinahaluan minsan. Pag ito kasi, maganda yung chayote nila kahapon. Yeah, ang daming mga ganda. Nakakuha din ako ng talong. Tapos, may ampalaya sila, but I didn't get it kasi ako lang naman yung kumakain. So, at least yung talong, I'm gonna try my kids to have them eat some para naman hindi sila maging ignorante sa mga ganong pagkain. Diba? Kasi tayong mga Pilipino is mahilig talaga tayo sa mga ganong mga tortang talong, tapos yung ampalaya,
even though yung ampalaya is better, pero it's very healthy for us. Kaya, ayan, when I was a little or a small, kumakain ako niyan ng ampalaya, pero alam mo na yun, nagreklamo kasi nga yung pait ng lasa. But soon, na-realize ko na it's healthy for me. So, ayan, nag-start na ako kumain. At gustong-gusto ko na talaga kumain ng ampalaya. Kasi nga, di ba, healthy, you feel healthy. Tapos, yun na nga. Tapos, of course, lagi ako may bok choy. Ayan. Lagi ako may bok choy. Ayan siya. Ito, parang nalamog na siya, oh. Hugasan ko lang. Tapos, piliin na rin natin yung mga malaganda. Ipin ko lang yung mga pangit. Tapos, hindi ko na isasali yun. Ayan, hugasan ko muna to. Tapos, after nyan, ito yung alas na ilalagay. May cabbage din ako ilalagay. Kasi nga, maraming cabbage dito na, alam niyo yun, na sisira na yung cabbage. Kasi, hindi rin from the store, malaki. Tapos, yung hindi na use, lalagay ulit. So, kaya hindi na uubos yung mga gulay-gulay. Tapos ngayon, especially, lagi na kami kumukuha ng mga gulay-gulay kasi sa aming rabbit. Tapos may ano rin, basta yun na yun. Kaya, ayan, maraming gulay-gulay, tapos hindi sira. So, parang hindi nasira eh. Ayun, gumagawa ko ng soup. Tapos, hinahalo ko yung iba-iba. Kasi sayang naman, tapos yung ganyan lang. Ayan. Tapos kagabi pala eh, nagluto kami ng shrimp. Ipakita sa inyo yung shrimp. Ito yung husband ko nagluto ng shrimp. Ito yung ayan. Ayan, ito yung shrimp na niluto ka. Gabi. Meron pa. So, syempre pag leftover minsan, no, leftover is mas masarap kaysa sa first time or sa unang day na niluto siya. Ayan, marami. Dalawang container pa yung leftover. Kasi tatlong pack yung niluto namin. Yes. Tatlong pack yung niluto namin ng shrimp. Kaya ayan, maraming natira. So, ayan. Ayan, pakulo-kulo pa para lumambot tapos matanggalin yung mga damit. Sige lang, pakulo lang while I'm washing this bok choy. Ang ganda ng bok choy. I always like to have bok choy in my soup. Diba? Kasi nga, masarap talaga. Tapos, kung gusto niyo naman is, usually before, ginigisa lang to, sute, diba? Sute lang. Tapos, yun na, okay na. Lagyan mo ng kunting taba-taba. Let's see, taba ng baboy. And then, okay na siya. So, ngayon, So guys, I'm ready to put all my ingredients. I mean, all my vegetables. Is of course, kamayin na. Maginis naman yung kamay natin. Oops, be careful though. Kapag lagay niyo is tumasik sa inyo yung sabaw niya. Ayan. So, inuna ko na tong chayote. Tapos, ilalagay ko next is yung what is this? Yung celery and the beans. Kasi ito is medyo matigas. Kaya, ayan. Alam niyo yun, ang sarap ng sabaw na maraming vegetables. Yeah. Kaya ako pag gumagawa ng soup is vegetables ang dami kong nilalagay. Especially pag maraming nakastock sa fridge. Ayan. So, tinorten ko na yung heat ng medyo mataas-taas. Diba? Tapos, takpan ko lang siya. Takpan ko muna siya para maluto. Alright guys, so ito na nga is, nilagyan ko na siya ng olives, tapos yung onion, nilagay ko na rin. Manonotice yung lahat ng vegetables ko is malalaki yung paghiwa ko. Ayan. Ihalo ko na lang. Tapos, palambutin ng konti yung mga vegetables. Tapos, open na siya, diba? Ang lang sa paghalo kasi nga is baka mag-overflow. Diba? Ayan na.
Yung onion is for flavor lang. Ayan. So, parang ano talaga ito? Vegetables soup na. Malapit na. I-spakulang ko na rin siya ng mga 5 minutes. Tapos is I'm done. Ayan. Nilagyan ko siya ng olives. At I don't know how it's gonna come together with the rest of the ingredients. Pero ayan na siya. My olives. Nakita niyo, yan yung sinasabi ko guys. So, ito na yung talong. Pag hinalo is, madudurog talaga. Kaya, nilakyan ko na yung ano. If I'm not mixing them, tapos hindi siya madudurog. Pero, but this one is, I have to mix them kasi ang small lang ng aking pinaglagyan. Lalagay na gulay. And then, dapat yung ginamit kong pot is yung malaki talaga. Ayan, di ba? So, takpan ko na lang. Tapos, in 5 minutes, it should be done. So, alright guys, I think this is ready. So, kakain na tayo. Ayan. Diba? Kumain na tayo. Ito yung ipag-ano natin. Okay. Lagyan lang natin. Ano, so. Ayan. Oops. So, lagyan natin to. Tapos, yung gulay, of course. Gulay. Lagyan ng mga gulay para sa mga helping. Oops, ano ba yun? I don't even know what I'm saying. So, ayan. Lagyan mo na ng gulay. Okay, so ito naman is, this is for my son. Ayan. Oh, diba? So, ayan na. So, ayan. So, for my son. Tapos, of course, bibigyan ko siya ng rice. Diba? Okay, guys. Ito na. Luto na. So, kakain na tayo. Ayan na nga. Yung soup natin. Ayan. Soup. Sabaw. I have a sound effect on my background. Ayan, sabaw. Tapos, yeah, I really like this chayote. What is a slurp? Ayan, tapos sabawan na natin yung kanin. Oh, ito yung sinasabi ko, ganito. I have the sound effect on my background. Ito. Oh my goodness. So like guys, I cannot show all everything. Kaya nga is kanina use my phone only. So ayan na. Oh. Let's try this pepper. Cool. Spicy shower. Very spicy. Yeah. Spicy pepper natin. I think this jalapeno. Is it jalapeno? Mm-hmm.
Halpin. Okay, I have a sound effect. She's throwing me off. Yeah, I have sound effect. Okay, guys. Okay, let's try na yung ating neck bone. Ayan. Finish. Relax, kasi it's Sunday. Ayan. Yung dito lang. Tapos later on naman, maraming tayo. Kagawin kasi nga, it's Sunday, di ba? Monday next. Try ko nga yung olives. Tastes like olives. Yung lasa niya, kasi pickled na siya, is pickled olives. Actually, I like the taste. It's kind of salty. And I don't know how to explain, but it's, yeah. Yeah, it's actually good. Yeah. Tapos, yung celery naman. Kasi because yung ang hangin yung ano, jalapeno, ayan sinispon ako. Ayan. Alam niyo yung ano yung bones, masarap kasi parang minsan, diba gusto mong i-sip-spin yung bones. Actually may mga meat-meat pa doon na minsan is natitira or leftover. Okay, sometimes is there some fat. You don't want the fat. So, ayan. Tapos, yung eggplant. Oh, it's hot. It's hot. Sorry. Tapos more vegetables tayo, guys. I don't know why, but I like to use my hand when I'm eating. Creamy yung meat niya inside, tapos, kasi, the
Tapos ang yung salt is kasi nilagay na sa jar ko. So kaya i-preserve nila. So kain tayo guys. Ay sorry, ganyan pala ako makain na. So kain tayo. I like the taste of the olives on the soup. How was it, Fiance? What? Okay, good. But I'm almost done. Yes, kasi pala hindi talaga. Mabilis, malunok kasi may sabaw. Diba? So anyway guys, pag pinakuluan nyo ng pataga is ganito. Ito na yung natin sa yung bones na. Yung meat is patanggal na. Diba? Guys, thank you so much for watching and please don't forget to like and subscribe on my channel. That's me again, Craig Redon.